Sa isang republika ng China, mayroon isang kakaibang tren na paparating at pumasok ito sa istasyon ngunit huminto lamang pagkalipas ng isang oras. Pagkarating sa istasyon, ngunit wala ni isang pasahero ang bumaba. Binalot ng takot ang mga taong nakakita dito. Lumapit ang isang pangkat ng mga tauhan ng istasyon sa tumigil na tren. Sa kanilang pagbukas, tumulo ang dugo na nagmula sa makalawang na pinto ng tren. Hindi nila maisip kung ano ang laman ng tren. Dumaan ang tren sa isang malaking imbakan ng basura. Maraming mga nilalang ang gumagalaw sa imbakang iyon. Habang ang tren ay nasa biyahe, ang mga pasahero ay may kakaibang naririnig. Maliban sa tunog ng tren, mayroon iba pang mga ingay na nagmumula sa mga tubo ng kisame ng tren. Ang mga tunog ay hindi tumitigil sa pag-alingaungaw. Isang lalaki, ang hindi makatiis, gumamit siya ng stick upang sundutin ang kisame. Ngunit sa kasamaang palad, ay mas lumikha siya ng isang sakuna nang itinulak niya ang vent cup at nagsimulang mahulog ang mga daga. Hindi mabilang-bilang ng mga daga ang bumagsak sa mga pasahero. Isang tao ang kaagad na pinatay ng daga. Ang mga daga ay nagsimulang umatake sa mga tao at kinain ang mga ito. Labis na nagkagulo sa loob ng karwahe. Hindi tinulungan ng mga sundalo ang mga tao, bagkos ay inutusan nila ang iba na tumakas na lamang. Ilan sa kanila ay ayaw iwan ang kanilang pera, kaya't kalaunan ay namatay sila dahil dito. Makalipas ang isang maikling panahon, ang karwahe ay napuno ng mga daga at mga patay ng katawan. Nang makatakas ang huling nakaligtas galing sa karwahe, isinara niya agad ang pinto. Pero, kakayaning kayang pigilan ng pintuang ito ang mga daga? Sinabi niya sa kanila na ang mga daga ay paparating at kailangan na nilang tumakbo. Gayunpaman, ang mga pasahero ay hindi naniwala at pinagtawanan pa siya ng mga ito. Walang ibang nagawa si Wei kundi upang itakas ang kanyang pamilya. Wala silang kaalam-alam na ang mga daga ay paparating na sa kanilang karwahe. Sumalakay ang mga daga. Sa sandaling ito ay walang makakatakas isa man sa kanila. Sa karwaheng ito, ang mga tao ay parang mga baliw na nagsitakbuhan at nagsisigawan para makatakas. Isang lalaki ang nais isara ang pinto. Nais niyang isalba ang buhay ng maraming tao hanggat maaari. Ngunit, inabutan ito ng mga daga at kinain ang huling tao na nais sana niyang isalba. Isinara niya na lamang ang pinto at patuloy na tumakbo. Ngunit, natuklasan niya na ang pintuan sa kanyang harapan ay kinandado ng kasama nilang masasamang tao. Wala silang ibang magawa kundi ang buksan ang kisame ng karwahe upang makalabas. Bago sila makaakyat sa kisame, nagawa ng basagin ng mga daga ang bintana. Nahulog sa dagat ng mga daga ang kasama nilang lalaki. Ang iba naman sa kanila ay nakaakyat ng maayos at nakatayo lamang sa bubong ng tren. Ngunit sa likuran nila ay naroon ang di mabilang ng mga daga. Nang malapit na sila sa unang karwahe, nakita nila ang isang sundalo na sinusubukan putulin ang karwaheng kinakatayuan nila. Sa kabutihang palad, nakatalon sila sa unang karwahe at sila ay nakaligtas. Sa loob ng karwahe, ang ilan sa mga ito ay nagsimulang saktan at magreklamo sa mga sundalo tungkol sa kanilang mga ginawa. Ang mga tao ay nabalisa, kung kaya't isang opisyal ang nagpaputok ng baril upang pakalmahin ang kaguluhan. Sa sandaling ito, isang lalaki ang natumba sa sahig. Nilapitan nila ito upang suriin siya at alamin ang kanyang mga sugat sa kanyang kamay at leeg. Sinabi ng babae na maaring ito ay nakakahawang sakit na pinangalan ng Ersinia. Ang balitang ito ay mas nagbigay ng takot sa mga pasahero. Maingat nilang sinuri ang kanilang sarili. Marami sa kanila ang may mga sugat sa katawan. Sinabi ni Wei na alam niya ang gamot para sa nakakahawang sakit na ito at meron sa ospital sa isang malapit na syudad. Pinamunuan ni Wei ang pangkat ng mga voluntaryo upang humanap ng gamot. Narating nila ang isang lugar na malaimpiyerno, walang tao at may kakilakilabot na amoy. Ang nakakatakot na eksena ay sa isang maliit na eskinita na puno ng mga nakasalansan na katawan. Pagdating nila sa ospital, maraming mga daga ang nakita nila na nagtatago sa dilim. Nakikita sila ng mga ito at nais nitong umatake. Ngunit, uminto ang mga ito sa may liwanag na bahagi. Sa wakas, ay may kinakatakutan din pala ang mga dagang ito. Sinimulan na ng grupo na akyatin ang mga bahay. Gayunpaman, sa kanilang pag-akyat ay nagsimulang dumilim ang kalangitan. Wala talaga silang swerte.
Sa pagkakataong ito, nagsimula nang umatake ang mga daga. Kailangan na ng grupo na tumalon pababa ng hagdanan at tumakbo. Nagmamadali silang makatakas dahil hinahabol sila ng mga daga. Narating nila ang ospital, sinubukan ng mga kalalakihan na buksan ang pinto. Kalaunan ay napasok nila ang ospital. Napakadilim sa loob nito. Hawak nila ang kanilang mga sulo at dahan-dahan silang naglakad. Ang kwartong pakay nila ay naging pugad ng mga daga. Lahat ng sulok nito ay puno ng daga. Subalit, napansin ni Wei at napag-alaman na ang mga daga ay napakaliit lamang at hindi nila kayang magawang umatake. Kung kaya't pagkakataon na nila ito na hanapin at kunin ang tukoy na gamot. Pagkatapos makuha ang gamot, ay nagmamadali siyang bumalik. Ngunit nakalikha siya ng ingay sa pagmamadali pabalik at nagsimulang umatake ang mga daga. Dali-dali silang tumakbo palabas ng ospital. Naabutan nila sa labas ang anak na babae ni Wei na nagmamaneho ng kotse upang kunin sila. Sa galing at husay nito sa pagmamaneho, ay kaya nitong makipagkarera sa mga daga. Kalaunan, natakasan nila ang impyerno na iyon at nakabalik sila sa istasyon. Ang kanilang kagalakan sa pagtakas ay naglaho dahil sa kanilang naabutan sa istasyon. Mga patay na tao at mga patay na daga ang bumungad sa kanila. Nag-alala si Cheng at napatakbo sa tren dahil sa pag-aakalang patay na ang kanyang mga kapatid. Subalit, bumukas ang pinto ng tren at nakita niyang buhay ang mga ito. At mayroon din mga nakaligtas sa loob ng karwahe. Habang padilim ng padilim ay paparating na ang mga daga. Nagmamadaling sumakay si Wei sa tren nang biglang may manakit sa kanya at ninakaw ang kamot na hawak-hawak niya ng isang opisyal. Lumabas ang isang lalaki at nagpag-away ito sa opisyal. Matapos ang mahabang away ay sa wakas ay nabawi nila ang gamot at inihagis ito kay Wei. Padating na ang mga daga, ang opisyal ay may hawak na lalakyan ng gamot. Gumapang ito sa namatay niyang anak at sinabing, "Anak, mayroon na tayong gamot." Pagkatapos niyon ay nilapana sila ng mga daga. Sa tulong ni Cheng, naiakyat niya ang kanyang ama sa tren. Nakita nila ang mabait na lalaki na humahabol sa tren mula sa likuran, ngunit hindi nito magawang humabol dahil sa matinding pinsala nito sa binti. Bagaman hindi na siya umasa, ay nakatayo pa rin siya, matapang na naghintay ng kanyang kamatayan. Lumingon si Wei at sinabi sa kanyang anak na babae na dati lagi niyang payo sa anak na huwag bigyan pansin ang mga ordinaryong kalalakihan. Ngunit ngayon, sinabi ni Wei sa kanya na ang lalaki ay isang mabuting tao. Nagamot ang lahat ng sugatan at mga nahawaan sa tren. Hindi nagtagal, biglang tumigil ang tren. Tumingin sila sa bintana at nakita nila na ang rilis ay naharangan ng isang sirang karwahe habang nasa likuran nila ang halos puno ng daga. Nagkaisa ang mga magnanakaw, sundalo, magsasaka at marlika na itulak ang karwahe palabas ng rilis. Sa wakas ay matagumpay nilang nagawa ito. Ang lalaking ito, marami siyang ginawang masamang bagay sa buong buhay niya. Ngunit ngayon ay nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa moralidad. Tinali niya ang dinamita sa kanyang katawan na tumakbo sa bukid at inakit ang mga daga upang atakihin siya at pinasabog niya ang dinamita. Isinakripisyo niya ang buhay niya upang mabigyan ng panahon ang mga kasama niya upang bumalik ang lahat sa tren. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ng driver na nakasara ang track ng train. Tinakbo ni Wei ang rail para buksan ito. Ngunit sa hindi sinasadya, kapag iniiwan niya ang switch ng rilis ay bumabalik ito sa dating posisyon. Si Wei ay walang ibang magawa kundi magdesisyon na balikan ang track ng tren upang maiayos ng tama ang track ng rilis. Nang makadaan na ang tren, dali-dali niyang inabol ito. Wala silang ibang nagawa kundi panoorin na lamang nila ang naiwan nilang ama. Nagpatuloy lang si Wei sa pagtakbo habang binabanggit niya ang kanyang mga huling salita sa mga anak na babae. Sinabi niya sa kanyang anak na babae na si Yang na huwag masyadong maging matapat na minsan kailangan niyang maging makasarili. At sinabi niya kay Chang na huwag magbatigas ng ulo. Pagkatapos ay tumigil na siya sa pagtakbo. Ikinaway niya ang kanyang kamay at nagpaalam sa kanyang mga anak. Ang mga tao ay magkakahiwalay sa panahon ng katahimikan. Ngunit lagi silang magkakasama sa oras ng kahirapan. Kinamumuhian nila ang isa't isa kapag magkakasama. Pero nagsisisi naman sila kapag nawala na ito. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Ako po si Sean Breeze.